So hello guys, welcome back to my channel. And in today's video, after kong makorek yung aking hair na na-blackening, ngayon kukulayan ko naman siya. And all you need is yung ganyan na black na nakikita nyo sa aking harapan para hindi dumihan yung inyong damit. Tapos hair color, I use Bremod 4.4 color orange. Tapos 12% na peroxide. So 1:1 ang kanyang ratio. So as you can see, ganyan lang yung aking pag-apply. Ang technique ko naman sa pag-apply dito ay sa taas muna, tapos minamassage ko lang, kinakapa ko siya kung saan pa yung mga parts na hindi pa nalagyan. So nilalagyan ko. Ayan ang inyong technique kapag nagkukulay kayo ng inyong sarili, para alam nyo talaga yung mga parts na hindi nyo pa nalagyan. And ayun, para magpantay yung inyong hair color. So ayan. And ayun lang ang ginagawa ko dito. So ang struggle lang dito guys is maano siya sa mata. Stingy siya sa mata. And ayun, if meron naman kayong someone na they could help you, so please ask for help para hindi kayo maano yung mata niyo, para hindi ma-sting yung inyong mata. And of course, I like doing things my way. That's why ako na nagkulay sa aking buhok. So ayun, binabad ko pala itong kulay na ito for 2 hours. Kasi alam mo yun, wala lang. Para mag-soak talaga yung hair color sa aking hair. So ayun, mag-next video na tayo. Okay. And what I mean by next video is next day na video. Okay? Okay. So, hello guys. Ito na yung the other day. The next day na siya. And ganito yung aking hair as of now. So, ayan. Ganyan yung kanyang kulay ngayon. And as you can see here, meron pang mga parts na hindi masyadong pantay dito. So, ayan ang i-ano natin ngayon. Ayan ang i-correct natin ngayon. So, dito lang tayo sa labas para hindi masyadong ma-taklob, like kulob yung mga fumes. So, ayan. So, wait a minute. So, ayan na siya sa likod, guys. Kita nyo? Dito. So, mag-mask lang ako para hindi masyadong ma-expose sa init yung aking face. And of course, para tabon din ako sa amoy ng pangkulay. So, ngayon, meron akong 0.4 orange and 7.4 light copper. Dalawang orange, tapos isang dusk. So, ang dusk is gagawin ko siyang bleach. So, ayun. So, let's start na. Mag-gloves muna tayo. Wait. Ayan, mag-gloves muna tayo. Gastos sa gloves itong ano na ito. Itong trabahong ito. And of course, sa hair color. So, section muna natin yung ating hair. So, ayan guys, nag-start na akong mag-part ng aking hair. And syempre, dito muna tayo sa baba mag-umpisa. So, I'm trying to keep my partings clean and aking mga sections para hindi din ako mahirapan magkulay na aking sariling buhok. So, ayan, nag-mix na ako ng 0.00 na dusk. Ang dusk, guys, based sa color palette na gi-provide ng Bremo doon sa kanilang stall, is para siyang white na color. So, I don't want to bleach my new roots. That's why I'm just gonna use this one. So, ayun.
Make sure ano talaga yan. Well blended yung ano yung hair color at saka yung peroxide para maganda yung outcome na ating hair color. So ayan, I'm just trying my best to cover all the strands ng hair, and as you can see here, hindi ko siya binababa all throughout doon sa part na bleach ko. So diyan lang doon sa may mga dark na part, diyan ko lang pinapahid yung ano yung mixture ng dusk at saka peroxide. So ayan, diyan ko lang nilalagay, and I'm just trying my best to cover all the strands. Of course, ayan. So if you also like doing your hair just to this style, so ganyan lang ang inyong technique. And by the way, hindi na ako nag-use ng parang brush na pang-apply kasi I find it much easier to apply this na ano na lang sa kamay na lang. So ayan, parang nilolotionan ko lang yung ano yung aking hair color. So I just work na siguro mga 1 inch ng ka-thickness ng buhok. And ayon, hindi ko siya binababa all throughout, hanggang doon lang sa dark na parts. So ayan, ayan lang yung ginawa ko. And of course, ang ating goal is mag-lighten lang siya. So para hindi naman siya masyadong awkward tignan. Okay, so ayun. Yan, of course, hindi pa rin to magiging perfect kasi hindi nga natin nakikita yung sa likod. But I promise you, it would be all worth it. So just try your best to cover all the strands ng hair na dark pa. So ayan. By the way, wala tong ibang halong color, guys. Ha? Dusk lang ito, yung parang white lang. And my goal is just to lighten this part kasi nakulayan ko na din ito kagabi ng parang orange na color. So ang aking ano lang, in theory, if maglalighten siya, pwede ko na siya ulit kulayan ng ano, ng parehas na mixture nung last time para pantay naman siya sa the rest of my hair color kasi as you can see here, masyadong light yung aking like sa below part on the middle pababa, masyado siyang light. And sa taas naman is parang dark na orange ang kanyang color or red. So ayun, ano ko talaga, hindi mapalagay ang aking kalooban na it didn't turn out the way I wanted it to be. That's why nagpa-city ako kinabukasan and nagbili ng hair color para i-dye ulit ang aking hair kinabukasan. And by the way, huwag kayong masyadong harsh dun sa mga ends nyo, ha, kasi yan yung mga parts ng hair nyo na marami na talaga ang pinagdaanan. Yan yung mga parts yun na na-rebond or nakulot in my case. So be gentle lang kayo dyan sa mga ends nyo kasi madali lang din naman yan sila i-process. If ever na gusto nyong mag-hair color just like me, huwag nyong ibaba all throughout kasi siguro ibaba nyo na lang yung hair color pag siguro mga 5 minutes after nyong kulayan yung whole head nyo before kayo magbanlaw. So saka nyo siya ibababa kasi kumbaga, open na yung pores niyan or open na yung keratin structure niya. Madali na lang siya i-process. So, hindi dapat natin siya pabayaan na ibabad sa hair color or kahit anumang treatment. Kasi, madadamage talaga yung ating hair. So, ayan. Tapos na ako dito sa may back part. So, dito naman tayo sa may gilid. So, as you can see, ganun lang din aking ginagawa. And kung makikita nyo dito sa parang may ends na aking hair is parang meron siyang red. And that is because hindi ako nag-shampoo nung binanlawan ko itong hair color ko
nung gabi. Kaya parang meron siyang end na meron siyang mga parts na color red. Yan pa yung hair color na hindi masyadong na-mix. So, if you want a consistent hair color, dapat i-mix nyo talaga yung ano nyo, yung inyong mixture ng peroxide and of course ng hair color. Para wala kayong mga blotchy spot na red or kahit anong color na hindi pantay sa the rest of your, ano, sa the rest na color ng inyong head. Okay? Okay. So, binabad ko lang ulit to ng mga isang oras at pagkatapos ay binanlawan. And after kong binanlawan, nag-shampoo na ako and natanggal na yung mga parang merong mga red na spot. So, ayan guys, as you can see here, pantay na yung aking roots sa aking ends. And it's pretty, pretty. I like the color. Ito talaga yung color na gina-aim ko and I'm so happy I did it. And by the way, I'm sorry if I'm out of frame, big. That's because I don't wanna refilm it kasi mainit. So, ayan na yung aking buhok, mga mom, sir. Can you see it? Can you see it? Yeah. So, ay, nagkasabit pa. Ayan. Diba? Oh, diba? Kumakita. Yan. Diba orange? So, ayan. Ayan lang. Yan na yung aking hair, mga mom, sir. Okay, kita nyo ba? Okay. That is all for this video. Thank you guys for watching. Bye!